dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Miss Taurus. Mag-uumpisa ako sa kwento ko noong 18 pa lamang ako. Nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay ko sa isang lalaking sandali ko pa lamang nakilala at naging kami kagad. At hindi tumagal ay nagsama kami at dahil yon sa mama ko. Sa hirap ng buhay ay mas nanaisin pa niyang mag-asawa ako o umalis kami sa poder niya para lamang mabawasan ang bigat ng mga gastusin niya. At yun nga po Papa Dudut, nagsama kami at inuwi niya ako sa bahay nila. Sa bahay nila na lima ang pamilya ang nakatira. Sila ng papa at kapatid niyang babae, mga tito at tita niya na may pamilya na rin at pati na rin ang lolo at lola niya. 2 buwan lang kami nagsama Papa Dudut. Nananakit kasi siya at may history siyang nagda-drugs maging ang papa niya. After naming maghiwalay, pumunta ako sa Laguna at sa ate kong panganay yon. Doon ako nakaranas ng kalupitan at pinalayas, sinaktan at kung kani-kanino na ako pumatol para mabuhay. Pinalayas ako ng ate ko dahil nagselo siya sa amin ang ka-live-in niya. Nag-work na ako noon sa isang mall bilang service crew. May mga lalaki din akong nakilala doon at naging kami. 6 na lalaki ang dumaan sa buhay ko na parang joke lang. Ginamit lang ako at iniwan din. Hanggang sa nakilala ko si Orling. Matanda na siya at naawa siya sa akin dahil pinalayas ako ng ate ko. Tulad ng ibang lalaki. Ginamit lang din ako ni Orling kapalit ng pagtira sa bahay ng pinsan niya na pamilya ng kawork kong si Mary Ann. Hanggang kailangan niya nang bumalik sa probinsya at sinama niya ako doon dahil wala akong mapupuntahan. Pagdating doon at may mga anak siyang binata, sa probinsya ay may nakilala ulit akong lalaki. Tulad ng iba ay ginagamit din niya ako. At after noon, nakilala ko ang pinsan ni Orling na si June. Si June na naging dahilan para makaluwas ulit ako ng Maynila. Sa Manila, nag-live-in din kami ni June sa Antipolo. Sa Antipolo, na doon din nakatira ang kapatid kong tomboy na si Joe. Tulad ng iba ay ginagamit niya ako dahil wala akong matakbuhan. Sige lang ako dahil no choice ako. Hindi ko maaasahan ang pamilya ko kahit pa si Joe. After June ay nakilala ko naman si Gigi. Matanda na rin siya at kay Gigi ako medyo tumagal. 3 years kaming nagsama, may 2 anak na siyang binata. Tanggap naman nila ako, so okay naman ang naging buhay ko kay Gigi. Nakakasama ko ang pamilya ko at nakaka-uwi ako ng probinsya. Hanggang sa nakilala ko si Alvin. Si Alvin na binata pero mahirap. Lasinggero at walang patutunguhan ng buhay. Hanggang iniwan ko si Gigi nang dahil kay Alvin. Nag-live-in kami ng 3 months lang. Sa inuupahan naming bahay ay doon ko nakilala ang naging asawa ko. Itago natin siya sa pangalang Guwapo. Patago kaming nagkikita ni Guwapo kapag wala si Alvin. Na love at first sight ako sa kanya, Papa Dudut. Lahat ay ginawa ko para maging sa akin siya kahit ayaw ng pamilya niya sa akin.
Pinaglaban ko siya kahit may nasaktan ako. Hanggang sa inuwi niya ako sa kanila sa probinsya. Unang pagpatako pa lamang sa bahay nila ay tinawag na ako ng mama niya ng malas. Hanggang nagsama kami ni Guwapo ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, Papa Dudut, ay masaya kami kahit sobrang hirap ng buhay. Ultimong pambayad ng kuryente ay wala kami. Pinipilit ko siyang mag-work pero mahina ang loob niya. Nagbubukid siya, Papa Dudut, at noong 3 taon na kami ay pinilit ko siyang pakasalan ako. Siyempre, kailangan kong magpakakampante dahil hindi ko hawak ang apelido niya. Nagpakasal kami April 24, 2011. After ng kasal namin na ginanap sa bahay ay okay lang naman ang lahat. Pero baon pa rin kami sa utang. Hanggang sa nagpa siya na akong mag-abroad para umangat sa buhay at mapagawa ang bahay namin. Bahay naming kubo lamang at tumutulo na. Nag-Kuwait ako, Papa Dudut, at baon ko ang pangarap kong magpapagawa ako ng bahay namin at baon ko ang pagmamahal ng asawa ko. Habang nasa Kuwait ako bilang kasambahay ay nahihirapan ako dahil iba ang nakasanayan ko sa dinadanas ko doon. At wala pa rin time sa akin ang asawa ko. Hindi niya ako tinatawagan o hindi siya gumagawa ng paraan para magkausap kami. Pamilya ko man ay ganun din. Nagpapadala ako sa asawa ko at sa pamilya ko buwan-buwan pero papadudot. Sa ibang tao ko nakita yung oras na hinahanap ko na hindi na ibigay ng asawa at ng pamilya ko. Hanggang sa nakilala ko si Enteng. Si Enteng ang naging sandalan ko sa mga panahong malungkot ako at walang oras sa akin ng asawa ko. Hanggang sa nakilala ko si Negro. Si Negro na ang dahilan para malaman ng asawa ko na may iba ko. Kaya naman naghanap din siya ng iba ang asawa ko. Namamahala siya noon sa pagpapagawa ng bahay namin nang malaman kong may babae siya. Ang nakita kong picture sa Viber niya ay yung babae. Nasaktan ako at gumanti. Nag-boyfriend din ako at si Sunny yung ginamit kong pagganti. Hanggang nakauwi ako ng Pilipinas after 2 years and 2 months ko sa Kuwait. Konti lang ang ipon ko noon, Papa Dudut. 50,000 pesos lang. Si Mama, kapatid ko at 2 tito ko ang nagsundo sa akin. Para sa akin kasi ay tapos na kami ng asawa ko. Pero mali pala ako. Ilang araw lang ay lumuwa siya ng Maynila at sinuyo ako. Mahal na mahal ko siya that time, Papa Dudut, kaya binalikan ko siya. Kahit pa kami ni Sunny. Iniwan ko si Sunny at bumalik ako ng probinsya kung saan ay nagpatayo kami ng bahay. Nagsama kami ng 2 taon na ang alam ko ay okay sa amin ang lahat pero nagkamali ako. Nalaman ko noong 2017 na may naging koneksyon ng asawa ko at ang kapatid ko. Tinago nila sa akin sa loob ng 2 taon na may pag-uusap sila kapag nakatalikod ako. Ang kwento, Papa Dudut, ay nanligaw daw ang asawa ko sa kapatid ko. Biglang gumuho ang mundo ko. At mula noon ay hindi na bumalik ang lahat sa dati. Tuluyan nang lumayo ang loob ko sa asawa ko at lagi na akong lumuluwas ng Maynila kina Mama. Noon ay naging kami ulit ni Sunny dahil magulo na talaga ang lahat sa aming mag-asawa. Pero magbabagong taon, Papa Dudut, ay bumalik ako sa asawa ko. Sa pagbabalik ko naman ay nalaman kong may babae na naman siya. Pinabarangay ko pa nga, Papa Dudut, yung babae. Ipinaglaban ko pa rin ang asawa ko kahit sobrang ako na lang ang lumalaban sa relasyon namin. Hindi niya ako pinagtatanggol o hindi niya ako kinakampihan. Ang buong akala ko ay may pag-asa pa talaga. Binigyan ko pa nga ng pagkakataon para magbago siya pero hindi pala talaga siya magbabago. Hanggang June 19, tinapos ko na lamang ang lahat sa amin. Lumuwas ako ng Maynila, dala na mga papeles ko at nag-decide na tuluyan na siyang iwan siya. Kami pa rin ni Sunny, Papa Dudut, noong nasa poder ako ng asawa ko. Dahil hindi ko maramdamang mahal niya ako at magtatagal kami kaya hindi ko binitawan si Sunny. Hanggang pinadala niya ang mga gamit ko dito sa Maynila. Doon bumagsak ang mundo ko dahil sabi ko wala na talagang pag-asa ang lahat para sa amin.
Yung gabing yun, Papa Dudut, ay may nakachat akong old friend. Nakilala ko siya sa dating work ko sa prutas. Nanligaw siya sa akin pero binasad ko siya kasi may GF pa siya that time. Sabi ko pa nga sa kanya, ligawan mo ako kapag break na talaga kayo ng GF mo. So yun, nag-usap kami at nasabi niyang isang taon na siyang walang girlfriend. So after naming nag-usap last year ay nag-break na pala sila. Nag-date kami, lagi kaming lumalabas at dinadala niya ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa mga restaurant na hindi ko pa nakakainan. Binilhan niya ako ng dress kasi yun daw ang bagay sa akin. Minahal ko siya kaagad, Papa Dudut. Sa kanya ko lang naramdaman na espesyal akong babae. Sa kanya ko lang naramdaman na may halaga pala ako. Na maganda pala ako at iniingatan pala ang isang katulad ko. Sa kanya ko naramdaman na may halaga pala ang buhay ko. Hanggang dahil pa rin sa pamilya ko kaya andito kami ngayon sa sitwasyon na nagsasama na kami. Pinalayas na naman ako sa bahay namin dahil na naman sa ate kong panganay. Yung ate ko nagpalaya sa akin sa Laguna. Pakiramdam ko ay walang kwenta ang pamilya ko. Na magaling lang sila kapag may kailangan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya ako sa piling ng lalaking nagparamdam sa akin na espesyal ako sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Sabi nga niya, eto na yung panahon para bigyan mo ng break ang sarili mo. Magpahinga ka at mag-enjoy naman sa buhay. After how many years, Papa Dudut, sa isang lalaki ko lang yun narinig. At masaya ako at kontento na. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at naway may napulot kayong aral. Nagpapasalamat, Miss Taurus. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.